So hello guys, welcome back to my channel. For today's video ay maglalaro tayo ng Catacraft Season 6. So guys, ang gagawin natin ngayon ay Skeleton Farm. Kasi kailangan na natin ng bow. Wala akong bow eh, naghihirap ako. Tsaka nahihirapan na ako sa mga kalaban. Tignan nyo naman yung armor ko, basag na. Kaya kailangan na natin ng bow. And babala akong solohin yung dragon. Gusto ko matry kung kaya ko siya. Kasi yung alam nyo naman yung dragon na normal lang, yung hindi siya data pack ata yun, is madali lang siya. Pero ito ngayong dragon namin, medyo parang mahirap. So gusto ko matry isolo. Pero kailangan natin ng bow, syempre. So ngayon, gagawa tayo yung skeleton farm para makakuha tayo ng bow at bones. Yun. So ito guys, may nakita ako dito ng skeleton na dapat magmimina ako dito. Ang kaso lang, ano yan? Dead end agad oh. Ano? Diba? Dead end. So sakto, may nakita ako na ito. Skeleton. So gagawa ko ngayon ng skeleton farm. And di ko alam kung paano na ulit gumawa na ito. So nalimutan ko na kasi gumawa na ito, pero na-try natin. Ang alam ko 4x4 dito eh. 4x4 tapos 3 dito pataas. So try natin. Di ko alam kung anong gagamitin kong blocks. Di ko alam kung kahoy na lang or terracotta. Pero parang mas maganda terracotta eh, no. Kukuha muna ako ng terracotta pang pader para maganda naman siyang tignan, no. Hindi siya pangit tignan. By the way, yung enchant natin is ganun pa din. May binili ako mending kay ano, kay Classy 10 kasi 2 diamonds each yung binebenta niya, and nakamura kami. So pinakyo ko na agad. Pero yung mending na yun, gagamitin ko lang yun kapag maganda na yung item na meron tayo. I mean tools, equipments, armor, lahat. And miminahin ko to ng maayos, yung hindi pangit tignan. Hindi yung mukhang pinatag, di siya mukhang hinuway-hukay lang. So ganun lang. By the way guys, nag-iisip ako ng magandang build dito sa base natin. Kung makikita nyo, wala pa tayong base. Wala pa tayong starter base. Farm agad. Kasi alam nyo naman ako, farm lang alam ko, hindi ako builder. And di ko alam anong design gagawin ko dito. So kung yung mga gusto mag-suggest dyan ko anong klaseng build yung pwede dito, yung magandang build sa Mesa Biome, sa Badlands, eh sabihin nyo. Kasi di naman ako builder eh. Ang alam ko lang gawin dito is gumawa ng farm eh. Yun lang alam kong gawin. So meron na tayong sapat na block siguro na terracotta. And try na natin gawin to. Hindi ko na siya ito time lapse siguro. Kasi madali lang naman to. Unang-una dyan, yan. 4x4 dito. Dito, kailangan tayo mag-hukay ng dalawa. Ayan, ganyan. Then dito is 1, 2, 3. Dalawa din. So, papagusin ko siguro siya doon. Para doon na lang tayo dadaan. Para hindi na tayo mag-hukay dito or dito or dito. Dito na lang agad. Para rekta butas. Okay, butasin lang natin to guys. Then, balik ako sa inyo. Butasin ko lang ng buo. Kasi ang sabi nila is tatlo dito pataas. Ang sabi nila dapat 3 blocks. Yan. Yan, tama yan. Then sa baba yata, 4 din. So, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bali 9x9 guys. Yung ano niya, yung taba niya. Then yung height niya is 8. Ayun. 8 yung ano niya, yung height niya. 8 blocks. So ayun na nga guys, natapos na natin hukayin. Ito, 4 blocks to, yan. Kung makikita nyo, 4 blocks yan, di ba? Tapos 3 blocks lang yung nasa taas. And nakalimutan ko pala lagyan ng ano, slab yung taas nito para di mag-spawn sa ibabaw. Wait lang, lagyan natin ng slab yung taas ng spawner. Ito, nalimutan ko lagyan. Nilalagyan nila to eh. Hindi ko lang alam kung kailangan ganyan siya. Pero sige, try natin. Ayan, ganyan. Try natin kung pwede yan. Kasi di ko naman alam kung paano nag-work tong spawner na to eh. Ginagaya ko lang yung sa YouTube. So ang gagawin natin ay lalagyan natin ng tubig dito. Dito. Kasi doon natin papaano din. Then hukay natin to. Ayan. So ganyan siya tignan guys. Ganito. And then hukay natin yung gitna nito. And then hukay natin to. Yung mga magkabilang dulo. Oh, di ba? Saktong gitna siya. Basic. Pero mas maganda kung merong ano to, ice. Kung makikita nyo dito guys, ang bagal ko ano din. Ayun o. Di ba ang bagal? Pero kung ice to, siguro mabilis to. Mabilis maaano yung mga skeleton. Then pag nagbato ka dyan, ayun o, di ba? Ano din yan sa gitna. So dito na tayo maghuhukay. Tapos yan, dito ma-shoot sila. So maghuhukay lang tayo ng mababa. Siguro mga 10 blocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Mga 10 blocks lang guys. Kasi
papaluin natin. Kailangan natin ng XP. And di na natin kailangan yung one hit talaga sila. Meron naman tayong smite sword. So basic na lang sa atin yun. So ngayon magbubutas tayo dito. Ay hindi, kasi 10 dito, diba? 10. Siguro mga gawin natin 11 na. Para sure. Para kahit paano, one hit lang talaga sila. Yan. And then, mag-ukay tayo dito ng palalim pa. Yan. Dito na tayo gagawa ng room ng maliit na kwarto natin. Dito yung magiging, ano niya, killing chamber. So, dito, maglalagay lang tayo ng hopper dyan. Siyempre, palitan natin ng blocks to. Para terracotta pa rin, di ba? Then, maglalagay tayo ng hopper dito. Ay, hindi. Chest muna pala. Yan, chest. So, yan, chest dito, guys. Then, hopper. Wow! Ang kit ng hopper natin. Ba't ganyan ka-item? Itang itim na ito. Itang itim ng hopper natin, guys. Tingnan mo. Pag tinanggal ko tong torch, ayun o, nangingitim siya. Nangyari dito. So, yan, ganyan. Dito mahuhulog yung loot. Pero, syempre, mag-AFK tayo dito. Kaya, kailangan meron pa tayong extra sa ilalim na chest. Mag-AFK tayo dyan. Ipapalupaluin natin yun ng matagal eh. Kasi kailangan ko na maraming bow. Kasi di naman instant OP bow yung ibibigay ng skeleton eh. Kaya kailangan natin matagal ang AFK dito. So ganito lang siya kasimple gawin. Di naman siya ganun kahirap. So dito ako gagawa ng elevator natin, guys. Yan. Yan. Ito yung hulugan. Dito tayo mahuhulog mamaya. And then dito tayo paakyat. Yan din yan. Tapos ito sirain natin para maging elevator na siya. Panis! Tapos dito yung... Ay, diba? Diba, na-place ko pa yung torch. Ito ngayon, di ko alam kung gumagana to. Kasi pag bumababa ako, parang nawawala yung apoy na ito. Pero try natin, sana gumana. Tanggalin natin to, ito. Ayan, magsisimula na siya mag-spawn. Ayan. Bakit di kayo nag-spawn? Wait lang, guys. Takpan natin. Yun, may narinig na ako. May naririnig ako. Ang tanong, pag... Ay, ang galing! Hindi ko pala natakpan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, guys. Hindi siya nag-i-spawn. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya nag-i-spawn, no? Kasi kung makikita nyo dito, ayan, hindi siya umiilaw. Hindi siya umiikot, di ba? Ay, ang galing mo. May torch pa pala. Akit na naman tayo dun. Pero mag-i-spawn yun, eh. Tignan nyo, mag-i-spawn yun. Basta malapit ka, mag-i-spawn siya. Pakinggan nyo lang. Ayun, kung makikita nyo, may nag-i-spawn. Nakikita. Maririnig nyo, nag-i-spawn siya. Ako, naririnig ko. Di ko lang alam kung naririnig nyo. Ayun, no. Pero pag bumaba ka na dito, one hit siya. Pero pag bumaba ka na dito, maghihintay ka na matagal, wala nag-i-spawn. Di ko alam kung bakit. Ayun, guys, oh. Diba? Kahina pa ako nandito. Wala talaga nag-i-spawn. Kasi kailangan talaga, umiikot to eh. Ito, itong... spawner na to, di ko nakikita eh. Basta umaapoy yan. Yan. Tapos naikot siya. So, di ko alam kung mali yung pagkakagawa ko o masyado akong malalim. Ang hirap naman ulitin nito eh, kapag ganyan. So, kailangan ko mag-AFK dito. Ganun. Ayan oh. Mag nag-i-spawn. Masyado kasi akong malalim eh. Naku po, paano to? Kailangan kong umangat. Sige, adjust na lang natin guys. Ulitin natin. Ano naman tayo magagawa eh. Kaysa ganyan. Balik ako sa inyo guys pag naayos ko na. So, ayun na nga guys, naayos ko na yung ating killing chamber. And kung makikita nyo, ayan, sa ilalim, pinuno ko na lang ng torch para di mag-spawn. And nandito tayo sa taas. Kung makikita nyo dito, ayan, naapoy na siya. Ibig sabihin, gumagana na. So, punta tayo sa taas. And itatry natin kung nagre-respawn sila. Kasi mag-spawn siya one time kasi sisirain natin to. Pero, sana mag-spawn siya habang nasa ilalim tayo. Ayan, diba nag-spawn agad? Ang bilis. Ay, ang galing. Basag. Basag ang ating armor. O, di ba? Wala akong boots. Ang galing. Okay, try natin kung may mag-spawn pag pinatay natin to. Sana may mag-spawn. Mag-iitay tayo dito hanggang sa may mag-spawn. Ayun. So, ayun guys. May nag-spawn nga kahit wala tayo sa taas. So, ayun guys. May nag-spawn nga kahit wala tayo sa taas. So, okay na to. Boots na sa akin to. Then, papalitan ko to ng tawag dito. Papalitan ko to ng campfire. Para kung sakali mang mag-AFK lang tayo, tatayo lang ako dito. Para at least namamatay pa din sila. Kasi pag namatay sila sa campfire, mag-spawn pa din. Mag-spawn. Mag-drop pa din sila ng item. So, ayun lang guys. Tapos ang ating skeleton spawner. Farm pala. Ayun o, diba? May nag-spawn na. So, ang next natin, guys, ay gagawa tayo ng villager trader. Pero yung trading na to is tatlo lang. So, yung isa pang armor, yung isa pang tools, and yung isa pang weapon.
So, ayun lang. Balik ako sa inyo, guys, kapag natapos ko na yung mga kailangang kagamitan. Ayun. So, ayun, guys. Nandito tayo sa ating villager spawner. Spawner tuloy. Villager breeder. Ginawang spawner. So, dito ako gagawa ng ating trader. Trading hall. Pero, pansamantala lang naman to. So, ganito lang yung gagawin natin. Kasi, tatlo lang naman yung kailangan natin. Tatlong villager lang. Ito, 1, 2, 3. Yan. Yan lang. Ganyan lang kaliit. Tapos, ang lalagay natin dito ay yan. Ipapakagat ko ba to sa mga ano? Hindi ko alam kung ipapakagat ko pa sila. Hindi na natin yata kailangan ipakagat itong mga ito eh. Kasi hindi naman tayo lagi bibili. Yan. Ganyan. And then, paano ko ito i-connect? Connect natin dito. So, ayun. Ganito yung gagawin natin. Uunahin natin itong blast furnace siguro. And then, ko pala tinakpan to. So, kuha tayo ng isa dito. Tindirin natin to. Diba? F3B tayo syempre. Baka maparo natin sila eh. Okay. Nakuha niya na. Ang kanyang gusto. Ay, ba't ko tinanggal? Ang galing. Sakay ka. Ang galing ko talaga. Ba't ko tinanggal? Uy. Sakay ka dito. Ginagawa mo dyan. Ay, ang galing. O yan. Protect ka. Dumiretso ka dyan. Anong ginagawa ko sa buhay ko? Ba't ko tinanggal yun? O, dyan ka ha. Tapos, teleport ka doon. O nga pala, nalimutan ko na naman takpan to ng isa pang block. Anong ginagawa ko? Sige, mag-ikot-ikot ka dyan. Please naman o, maawa ka na sa akin o. Huwag mo pahirapan, please. Pag ito, nagkamali pa. Ay, ayoko na. Huwag naman sana magkamali. Please, huwag mo pinapahirapan ng ganyan ha. Tapos, lagyan natin ng harang to. Wala tayong trap door. Ayun, lagyan natin ng harang syempre. Ay, wala pala yung emerald, di ko nadala. So, kuha tayo ulit ng next pa, isa pa. And sana ito perfect na. Yan, rekta na kita dyan. Total, di ka naman tumatagos. Ang bibigay ko sa yung trabaho ay smithing. Yan. Siguro naman, di ka tatagos, no? O, diba? Thank you. Okay, pwede na natin ilock yan mamaya kapag nakuha natin yung emerald na. Kapag nakuha na natin yung emerald natin, lalock na natin yun. Wait lang, dugtungan ko pa to. Tatlo lang naman kailangan natin eh. So, basic na lang itong isa. Yan, diretso ka na dito. Uy, kulay pula. Sabana yan eh. Sabana bio. Ay, villager pala. Tapos ang ibibigay ko sa yung trabaho ay grindstone. Yan. O, diba? Okay na. Basic lang. Ngayon, ang gagawin natin ay kukunin natin yung emerald natin na nakalimutan natin. Na akala ko, kompleto na lahat ng kailangan natin. Pero may nakalimutan pa din tayo. Kasi nga, makakalimutin ako. Diba? So ngayon, ilalock na natin yung mga trade nila. Ba't nag-iba yan? Kanina, ano to ha? Stone lang to. Ito pala yun. So, bili tayo na itong boots. Yan. So, tin natin. Bili tayo ng axe. Okay. Bili tayo ng stone shovel. Yan. Yan, nilock ko lang naman. Then, gawa tayo ng chest dito kasi ilalagay ko muna yung mga item ko. Okay, bibilin natin ng madamihan to. Kasi wala naman tayong choice. Ikaw din, bibilin ko lahat yan. Wala na tayong emerald, guys. Tapos puro iron pa kailangan nyo. Hindi ko makuha yung mga XP nila. Anong kailangan ko gawin para makuha ko yung XP nila? Naiipit eh. Siguro ganyan na lang gawin ko. Kasi naiipit yung XP. Tanggalin na natin to. Yan, para di maipit yung XP nila. So, ayun guys, ganun lang kadali gumawa ng trading hall. Basic na basic. Ayan o, maliit na trading hall. Diba? Meron na tayong armorer, meron na tayong toolsmith, meron na tayong weaponsmith. So next time, hindi na tayo mahirap. May armor na tayo eh. Sana yung enchant naman yung magandang makuha natin. Bibili na lang ako kay ano, kay classy ng mga enchant, ng mga armor, tsaka tools para maganda yung enchant natin. So ayun lang naman guys sa araw na ito. Maraming maraming salamat sa panonood. At huwag na huwag nyong kakalimutan mag-like, comment, and share nyo na rin yung video natin para maraming makanood, syempre. So, ayun lang guys. Bye-bye. Bye-bye.